Today is February 10 and then maglalabas sana ako. It's a rainy day, so it's difficult to dry the clothes. And then tapos, pupunta na ako dito sa may washing machine. I saw the lizard, big lizard. Hindi ko alam kung big lizard ba to. You want to show? Ayan, so paano ako maglalaba? Andiyan siya. Ang bait niya, no? Kita nyo? So scary. So, paano maglalaba kapag ganyan, ba? Diba? Hindi na makapaglaba. Ayaw niyang umalis eh. Hindi ko naman siya pwedeng tusukin before nung merong ganyan. Naalala niyo yun, nasa timba siya. And then, tinusok ko siya para makaalis siya sa timba. And then, you know what happened? Pumunta siya sa loob ng kwarto ko and I don't know what to do. Hindi ko alam kung paano ko siya palalabasin sa kwarto. And then tinusok-tusok ko yung higaan para lumabas siya. And then na-hurt ko siya. I'm very sorry, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang makalabas ng bahay. Siyempre nakakatakot naman matutulog ka nandiyan sa loob ng kwarto tapos hindi ka makakatulog as in kapag nandiyan siya sa loob ng kwarto. So gumawa ko ng paraan, isang oras ko din siyang pinalabas. Nakatingin siya sa akin, sabi ko, kapag nagpapalit siya ng balat yung kulay niya nagiging white, dati siyang red yun. So anyway guys, may muta pa ako. Ngayon ako maglalaba. Ang dami kong labahan, promise. Kasi everyday, simula nung Lunes, umuulan na. Hindi ako nakakapagpatuyo ng mga damit, unti lang. So, yun ang pinakamahirap din bilang katulong. Once na umuulan lagi, mahirap mag-dry ng damit. And then, tatanungin ka ng amo mo bakit hindi natutuyo yung mga damit. It's because, especially yung mga uniform. Kapag nagtrabaho kayo sa ibang bansa, siguraduhin nyo lagi na yung uniform ng bata, may muta ko. Yung uniform ng bata ang pinaka-importante kasi papasok sila sa school. Siyempre, kapag hindi mo siya inuna, siyempre mag-a-absent sila, ikaw may kasalanan kasi ikaw yung katulong. Yan, unahin nyo lagi yung mga bata, yung mga damit ng mga bata. Ayun. Lagi dapat silang inuna kasi priority sa mga bata rito. At saka alam nyo ba, ang mga ano dito, mga bata dito is, excuse me, napaka-importante. Hindi mo sila pwedeng kuruten or ano, pagalitan, pagsabihan ng kung ano-ano. Kasi pwede ka nalang e-demanda. Unlike sa atin na pwedeng mamalo, pwede mong pagsabihan. No, dito wala kang karapatan pagsabihan ng mga bata. Hindi mo pwedeng sabihan na ganito ka, ganito ugali mo. Hindi pwede. Cannot. I-directly mo na lang sa amo mo na ganito ako itrato ng anak mo, silang magdidisiplina. Yun ang pinaka magandang i-advise ko sa inyo. Once na hindi kayo nirespeto ng mga bata, i-directly nyo sa amo nyo. Huwag kayong mahiya, sabihin nyo, maging honest kayo para maging mas magaan yung pamumuhay nyo, ang pamumuhay mo na tumira sa amo mo. Hindi pa talaga siya umaalis. Uy, magluluto pa ako ng kanin. At andito yung alaga ko today. Bukas may pasok. Ngayon wala siyang pasok. And hindi ko alam kung anong reason. Tinatanong ko naman kasi minsan peloso po yung bunso eh. Pag kinakausap ko yan, hindi yan sumasagot ng ano, pabalang siya sumagot. Kasi siya, ako yung nag-alaga sa kanya since she was young. I think she's 3 years old siya. Kasi, 2 years old. 2 years old ko siya yung nalagaan. 3 years old kasi yung anak ko nung. Ay, hindi, no. I think it's wrong. Ilang taon na siya. Basta bata pa lang siya nung inalagaan ko yan. Ang cute-cute kaya ng alaga ko. Napagkakamalan kaming magkapatid. Kasi hawig ko siya. Magkamukha kaming dalawa. Maputi lang siya. Pero hawig kaming dalawa. Kaya minsan napagkakamalan kami magkakapatid. Si hawig ko nga siya. Hawig ko nga si Bunso. Siyempre siya yung nakakasama ko lagi. Tsaka kasundo ko siya. Dami ko na naman pimples. So, sa stress yan. Na-stress kasi ako minsan. Kontento ako sa buhay ko kahit ganito yung sitwasyon ko. Kahit katulong lang ako, okay lang. Kasi masaya naman ako, mahalaga may trabaho kaysa wala, diba? Ayun. Basta mabigyan ko lang ng magandang future yung anak ko. Kasi ang dami kong dream na gustong matupad.
yung mga bagay-bagay na gustong-gusto kong matupad, yung magkaroon ng sariling bahay yung anak ko. At the age of 18, gusto ko maging independent na siya tulad ko. And then, gusto ko magkaroon siya ng sariling bahay at business. Pag nagawa ko na lahat yon, gusto ko siyang mag-grow. Gusto ko siyang, siya mismo ang gumawa ng paraan kung paano siya matututo. Gusto ko siyang bigyan ng sariling bahay na sa kanya talaga, as in, para mismo siya ang magbayad ng tubig ilaw niya. Kasi para matuto siya. And then, ako, gusto ko, bago ako mag 40 years old, is nabili ko na yung mga important things. Di bali nang ako yung maghirap, huwag lang anak ko. Alam kong matagal ko silang ma-achieve. Pero, at least sa magandang paraan, kahit slowly yung pag-asenso ko sa buhay, at least kukunin ko siya sa magandang paraan. Hindi ako mga abuso o magti-take advantage sa ibang tao. Gusto ko lahat ng prosesong ikakaganda ng buhay ko is manggagaling sa malinis na paraan na hindi tayo nanglalamang ng kapwa. So everything that I have is pinaghirapan ko yon lahat because nandyan si God. Siya yung tumulong at nagbigay sa akin nun. Kung wala si God, wala ako nun. So, yung, meron na kasi akong tatlong lupa. So, yung isa para sa anak ko, yung isa yung paupahan niya balang araw. And then, yung isa para sa akin. Yung dalawa kaya sa anak ko yun. Depende na sa kanya kung paano niya i-handle kung sakali, pag may trabaho na siya, and gusto niya magpatayo ng sarili niyang apartment, or basta kung ano yung gusto niya, basta nasa tama at nasa proseso na hindi siya malalamang ng kapwa niya din. Yun, kasi ako never, hindi ko gagawin yun na, ano, kasi maraming katulong na, hindi ko naman nila lahat, maraming katulong dito, maraming katulong na nananakaw sa mga amo nila. Ayun, nagtitake advantage sila. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag mabait ang amo nyo, huwag nyo sasayangin yung pagkakataon. Huwag kayong gagawa ng mali kasi habang buhay mo yon na, habang buhay ka mawawalan ng trabaho. Oo nga, nakakuha ka nga ng ganito, pero habang buhay ka naman na walang trabaho kasi yung image ang pinaka-importante. Yung kung gusto mo na maging okay ka, yung sa mata ng tao, kailangan gumawa ka ng magandang gawa, diba? So anyway guys, gusto ko nang i-end tong vlog na to. And kailangan ko na alisin si Tuko. Tuko ba yan? Jeko? Oh, basta yun na yun. Kailangan na niya umalis kasi need ko na maglaba. Diba? Ang kulit niya. Ayun siya. Oh. Why? Ayaw po niyang umalis. Paano maglalaba? Ayun siya. Ang hirap naman nito. So anyway guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at like ang YouTube channel. At sana huwag kayong magsawa sa akin and stay connected. And I love you all from Lo Whitey and God bless. Yan dito ako sa may labahan. So anyway guys, papahinga na kasi luluto pa ako ng lunch ng alaga ko. So para meron lang ako i-upload today. And ayan na, enjoy your life every day. And don't forget to pray every day. Every day and hour, every minute, ganyan. And thank you and God bless po.